Okay guys, so for today's vlog, meron naman po akong dalawang katanungan sasagutin. Yung isang katanungan, what if iniwan mo yung anak mo sa pangangalaga ng ibang tao? Ito na ba yung abandonment na tinutukoy ng batas? And sapat ba itong dahilan para tanggalan ka ng karapatan sa iyong anak? Okay, and yung number two, paano naman kung namatay yung tatay ng mga bata? Okay, legally married sila ha. Namatay yung tatay ng mga bata. Kanino mapupunta yung kustodiya? Okay, sa nanay ba o sa lola? And in this case, nag-asawa na yung nanay. Okay? So, meron po ditong GR number 116773 na case na desisyon na ng korte noong January 16, 1997. Although, matagal na siyang nadesisyonan, yung desisyon ng korte dito ay based on the same law na effective pa rin hanggang ngayon, which is the Family Code. Okay, so yung issue sa case na to ay yung karapatan ng dalawang nanay. Okay, yung natural mother or biological mother at saka yung mother-in-law. Okay, kasi ito yung nanay nung namatay na asawang lalaki. Okay? So, noong 1984, ikinasal itong si husband at saka si wife. And after nila magpakasal, nagstay sila sa bahay ng mother-in-law. Okay? Out of their marriage, nagkaroon sila ng dalawang anak na babae. And in the meantime, itong panganay ay nasa nanay ni wife and then yung bunso ay nasa nanay ni husband. Okay? So, namatay ngayon itong si husband noong 1990. Ngayon, itong si wife, gusto na niyang dalhin yung kanyang bunso para nakatira na sa isang bahay yung kanyang panganay at yung kanyang bunso. Okay? Pero dahil kakamatay nga lang ni husband, ang sabi ng mother-in-law, dito muna si bunso para makompensate yung pagkawala o pagkamatay ng kanyang anak. Okay? So, umayag naman itong si wife. So, umuwi siya. And later on, may inintroduce sa kanya na isang Japanese-American na doctor. Inintroduce ng kanyang tita. Inintroduce dito kay wife. So, nagkaroon sila ng relationship. And eventually, nagpakasal sila. Okay? After nilang magpakasal, noong 1993, nag-migrate siya ngayon sa US. And then, pagkatapos nun, gusto niya mapetition yung kanyang mga anak para madala sila sa US. Alright? And sabi nga niya, gusto ng kanyang asawang Amerikano na i-adopt yung kanyang dalawang anak, pag-aralin, suportahan, gano'n. So, in-explain niya yon sa kanyang mother-in-law. Pero ayaw pumayag ng mother-in-law. And bukod dito, inakusahan pa nga siya na inabandon na niya yung kanyang bunsong anak. So dahil hindi makuha sa pakiusapan, nag-hire siya ngayon ng lawyer para sumulat ng demand letter para ibalik sa kanya yung kanyang bunsong anak. Okay. Pero kung hindi rin naman napagbigyan yung demand letter na ito, nag-file siya ngayon ng petition to recover the custody ng kanyang minor daughter mula sa kanyang mother-in-law. Okay? So, pagdating sa korte, pinanigan ngayon itong si biological mother. So, inutusan ng korte na ibigay yung custodya ng minor na bata sa kanyang biological mother. Umapila ngayon itong si mother-in-law. Pero pagdating sa Court of Appeals, parehas sila ng desisyon ni trial court. Sabi nila, yung custodya ay dapat na kay biological mother. Okay?
pumapila ulit sa Supreme Court. Pagdating sa Supreme Court, ang sabi ni mother-in-law, na napalaki niya yung kanyang 12 anak na siya lamang mag-isa and meron siyang financial means para pag-aralin at suportahan itong bunsong anak. Okay? Yun ang sabi ni mother-in-law. And ito naman si wife. Okay. Doon sa kanyang sagot, sabi niya, doon sa tinitirahan ng bata, mayroong 4 na rooms. Okay? And 2 doon nirerentahan. O, yung 4 na rooms na yon nirerentahan. Pinaparenta sa ibang tao. And then, maliban doon, nakatira pa doon sa bahay yung 2 anak na lalaki ni mother-in-law kasama yung kanilang pamilya. So, ibig sabihin, doon sa bahay na yon nagsisiksikan yung mga yung iba-ibang tao. Okay? Yun ang sagot ni wife. So, sabi niya, yung physical and moral well-being ng child, kung i-consider mo, ay hindi naaayon sa physical environment niya. Okay? So, sabi naman ni mother-in-law, inabandon na niya yung bata magmula pa noong ito ay kapapanganak pa lamang kasi siya na yung nagpalaki sa kanya na nakatira. Okay, and maraming beses na nag-birthday ang bata na ni hindi man lang napuntahan o nakasama ng kanyang biological mother. Okay? Ni hindi nga niya, ang sabi ng mother-in-law, ni hindi nga niya nabigyan ng regalo kahit man lang card sa kanyang birthday. Ngayon, ang sabi ng korte, itong parental authority under the family code ay hindi mo po pwedeng ilipat o isuko. Okay? It cannot be transferred or renounced maliban lamang sa mga sitwasyon na inuotorisa ng batas. Ano ito? Adoption, number 2, guardianship, number 3, kapag ka isinurrender mo sa children's home o kaya sa orphanage yung bata. Ngayon, kapag ka inintrust ng magulang yung custody ng kanyang anak sa ibang tao, gaya halimbawa ng kaibigan o kaya ng kanyang ninong or ninang, kahit pa may kasulatan, okay? Yung ibinibigay ng magulang dito ay yung temporary custody lamang at hindi ito renunciation o pagsuko ng kanyang parental authority. Okay? Dahil hindi yun isa sa mga pinapayagan ng batas na kung saan po pwede mong ilipat o i-renounce yung iyong parental authority. And in this instant case, ang sabi ng korte, ibinigay niya yung kustodiya ng kanyang anak sa kanyang mother-in-law. Nung ginawa niya yun, ang ibinigay lamang niya ay yung temporary custody at hindi ito nagko-constitute ng abandonment o kaya ng waiver ng parental authority. Okay? So, yung pagpapakasal ng biological mother sa iba, pagpunta sa abroad at pag-iwan niya sa kanyang anak kay mother-in-law, ay hindi yon ang mga instances para masabing may abandonment yung nanay na ginawa sa kanyang anak. Okay? At ang sabi pa ng korte, yung right of the parent sa custody ng kanilang minor child ay isa sa mga natural rights na kasama sa parenthood. Itong right na ito ay suportado ng law and public policy. And hindi ito created by the state or hindi ito mula sa desisyon ng korte, pero mula ito sa nature ng parental relationship. Therefore, in this case, ibinigay sa biological mother yung kanyang anak.
okay, and dismissed yung apela ng mother-in-law or yung lola ng bata. Okay, so para dun sa dalawang nagtanong, sana nasagot ko yung inyong query, okay? And thank you for supporting my TikTok account and Facebook page, Attorney Prondy, and please subscribe to my YouTube channel, Attorney Prondy, for more legal cases na i-discuss. And dito ko na rin sasagutin yung inyong mga queries through vlog or videos na i-upload ko sa akin channel or sa akin page. Thank you for watching.